Naputol po tayo, bali part 2 na po ito. Part 2 po dahil 10 minutes lang po isinet ko. Pada 10 minutes po na ang tatanggal. Ayan na po. Lahat po nasa nga may bunga, kaya po nakakatuwa. Ayan po. Lahat po ay may bunga, kaya nakakatuwa. Napaglago po nito eh. Tabunan na naman yung ano namin dito, nababuhan. Sa likod. Ako po ay nag-iipon ng lata at mga plastic. Nibenta ko po yan. Eh, sarado po yung bentahan eh. Ito po ngayon mga lata natin, siguro po ito nasa $100 na. Kaya po, kaya lang po sarado yung bentahan. Kung ayan, si Mama Mary po, meron pong laban tayo si Mama Mary. Ito po yung mga ano, bawang po. Tapos po yung kalamansi, napakarami pong bunga at bulaklak. Kasagsaga na po ng init. Ito po namang vertical strawberry farm po. At yung pong ating dragon fruit eh, nagsasanga-sanga na po. And then, ito po ang pinakamaganda. Yan po ang apple. Hitik na hitik po ng bunga apple. Nakakatuwa po. Kaya-kaya mo pong sanga puntahan. Nakakatuwa po ang apple. Ang dami niyang bunga. Lahat po na sanga. May bunga. Ano po tayo doon na mga sili. At ito po yung isang maganda. Yung taniman po. Yung pulaan po ng lettuce. Ay, nagsilaki na po. Pwede na pong kainin. Pwede na rin po silang kainin. Tapos yung pong kalamansi. Napakarami pong buong. Ito pong hinihintay ko mamunga, ito po yung cherry moya. Version po ng atis, pero napakalaki pong bunga nito eh. Nagkaanin na po, tumusulpot na po ang mga sanga. At ito po namang isang mansanas na ito. Namulaklak po, pero walang nabuhay na bunga. Dahil nung namulaklak po siya, kasagsaga nung ulan na ulan naman. Tabulok po lahat ng mga bulaklak. Pero ang kamatis po gumanda. Eh, babaw po yun ng vertical. Meron na rin po mga usbong yung baka po iti pamulaklakan na sana po. Ayan po yung ubas o lago na po dati. Hindi po ba yung unang video natin eh wala pa pong naka ni isang dahon dyan. Ngayon po lahat ng sanga may bunga. Nakakatuwa po. At ang pinya rin po, inaasahang namumunga dahil malaki na po. Tapos po yung labuyo, ito na po, lumago na, pero wala pa pong ano, bulaklak. Hintayin po natin lulutang po yung mga isda. Kakainin po natin ng snack. Ay pumoko si siya. Yung delikado ng pumoko.
Uwa po yan sa ano, sa Hollywood, sa Los Angeles. Napakarami lang pong kalat kasi po yung mga gamit eh. Hindi nang bili yung mga bata, hindi naman tinatapon. Nangihinayang kasi mga ganda eh. Ganun po talaga rito, pag nagpalit ng season eh. Ramihan nagpapalit din ng ano, ng gamit. Ulit po yung mga gamit ng apo eh. Marami na pong tinapon eh. Pinag-apula ng abokado, yan po eh binababat at baka mapaano ko mapatubo eh. Baka po sa makalaw eh, makain ko na yung lettuce eh. Bibili po ako ng sarangani na bangot. Yun lang po naman matitikman mong galing Pilipinas na talagang lasang Pilipinas. Kaya lang po frozen eh. Wala na po yung lansa sa akin. Kumbaga sa ano yung lansa ng sariwa ay masarap. Wala na pong ganun. Makita nyo po pause na pause ako. Kasi po katatapos ko lang ang mag-train ng damo doon sa harapan saka sa karsada po. Yun lang po, inuti-uti ko yung trabaho para meron akong araw-araw na exercise. Nga hindi naubusan ng gawain. Bukas naman po yung sa side ng bahay ng anak kong panganay. Sana po, tingnan natin kung makikita natin yung mga isda. Sana po, kakahanin natin. Ano po yan, Japanese koi. Tatlo, $100 po yan. 3, 4, $100. Bili namin doon sa Dublin. Pero yan po nung binili, mga 2 inches lang o 1 and a half. Ngayon po ay malaki na. Basta mga 8 inches na po sila. Yan po mga tayin yan, ang nagiging, ang pumupunta sa reservoir na sinisip-sip ng motor, dadalhin sa plant box. Yun po yung tayin na yun. Sabi nila, yung tayin nagiging nitrate, magiging nitrite. Nagiging kailangan ng pulo ng ano ng isda. Kaya naman po, yabong po ng ano. So, hindi po ako nakapagpaalam doon sa unang part 1 ng video dahil po hindi ko napansin, biglang naubos na yung 10 minutes po. Ayoko naman po pabain yung kada vlog. So, ganun pa rin po dito sa California. Naka-lockdown pa rin po, paglabas mo ng bahay lang, kailangan ka naka, ano, lalo na kung natid yung anak ko sa bar, sa train, natid ko si Mrs. sa trabaho, pero si Mrs. kung hindi nagtatrabaho sa buwan na pinapakasyon ko po. Mahina rin po katawan nun, sabi yung mga seniors na tinatarget ng COVID, kaya kami nakatago lang. So, ingat po kayo dyan, saan man party ng mundo, sa Pilipinas, lalo na sa Pilipinas, yung mga kamutahan na po. Mga katropa, cook, bang, sibling, napanood na uli kita, si Jigs Kaprobisa, salamat po sa pag-shoutout, kay Makimoto, ang husay nyo, kay Ate Julie Fat, kay Ate Karing, kay Inday Wakwak, kay Inday Alin, kay Inday Kabkab, kay Dix Speedy, Spidey, ang galing po ng mga ginagawa niyo sa bukid. Ingat po kayo lahat dyan. Yan po yung mga pinanonood ko sa YouTube. Subscriber po ako nila. Dahil yun lang po. Mga informative po. Buhay sa bukid. Pagmamanukan. Pagluluto ng sa bundok nila. Melanie yata pangalan niya. Melanie. Basta taga-Bicol sila. Cook. Siblings and cook bang. Shout out sa inyo lahat dyan. Sa mga pamilya ko sa Bulacan, ingat po kayo. Hanggang dito na lang po. Be yourself. Maging makatotohanan. Be natural. God bless. And mga katropa, mga ka-senior, goodbye.